Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay isang amplifier na brand, ayan kung titignan nyo, Concert AB302. So bali ang problema nitong amplifier na to mga boss, base sa nagpapaayos, wala daw siyang tunog left and right. So yun bali ang problema nitong amplifier. Ngayon mga boss, bago natin buksan tong amplifier or i-repair, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. Kung papansin ninyo mga boss, bale meron ng speaker tong amplifier, ayan, bale nilagyan ko na muna ng speaker para yun na nga, matest na muna natin. At kung papansin niyo rin, bale isa lang yung speaker na nilagay ko kasi isa lang yung speaker na available natin dito na pang-test. Bale lilipat na lang natin sa kabilang channel mamaya mga boss after natin matest tong isang channel. Kung papansin niyo rin, bale meron na rin na RCA, ayan. So nakabang na rin yung cellphone na gamit natin na pang-test. So pakinggan natin mga boss, tingnan natin kung wala nga bang tunog tong amplifier. Ayan, nakaset tong ating selector sa VCD. Nako pa yung kanyang volume. So, play natin. Ayan, kung titignan nyo, bale naka-full volume na tong ating signal gamit yung cellphone. Ngayon, volume natin. Ayan. Papansinin nyo. Ayan, naka-balance naman yung kanyang balancer. Bale, siset lang natin yung mga tong control mo, boss, sa 12 o'clock. Lahat. Papansinin nyo, naka-full volume na tong amplifier. Wala pa rin tunog na lumalabas. Ayan o. So, pakinggan natin tong speaker mo, boss. So, base sa naririnig ko, bale meron naman tunog tong amplifier. Kaso, mahina yung kanyang tunog. Ngayon mo, boss, lipat naman natin dito sa kabilang channel. Tignan natin kung wala rin bang tunog tong kabilang channel. Yun mga boss, kung narinig nyo, itong kanyang kabilang channel meron naman tunog, kaso hindi normal mga boss, mahina pa rin yung kanyang tunog. So, meron naman tunog tong amplifier. Ang problema lang, mahina. So, yun bali ang problema nitong amplifier. So, yun yung ayusin natin ngayon dito mga boss. Tignan natin kung anong posibleng problema nitong amplifier na to. Bakit mahina yung kanyang tunog. Ngayon mga boss, bali bubuksan ko na muna tong amplifier para yun na nga, matroubleshooting na natin. So, buksan ko lang. Kung papasinin nyo mga boss, ayan, bale nabuksan ko na tong amplifier. Kung papasinin nyo, sobrang dumi niya sa loob, ayan o. Ngayon mga boss, bale lilinisin ko na muna tong amplifier. Ayan. Ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang malinis tong amplifier. Ngayon mga boss, bale ang issue nitong amplifier na to, yun na nga, narinig nyo. Meron naman siyang tunog, kaso mahina. So, posibleng problema mga boss kapag ganyan, itong kanyang mga potentiometer control. Ngayon mga boss, dahil ang problema nitong amplifier na to, nandito sa kanyang mga potentiometer control. So ang gagawin natin ngayon mga boss, bali babaklasin natin yung kanyang tong control board para matanggal natin tong kanyang mga potentiometer control at mapalitan. Sa mga amplifier na katulad nito mga boss, kapag meron tunog, kahit na mahina lang, matik mga boss, unang i-check nyo tong mga potentiometer control. Pero kapag walang tunog tong amplifier, halimbawa mga boss, tinest natin, wala talaga siyang tunog kahit na mahina lang. So, kailangan na muna natin mag-check dito sa kanyang main amplifier. So, tingnan natin mga boss kung buo ba yung kanyang amplifier, kung meron pa tayong audio na maririnig kapag hawakan natin yung kanyang input dito sa main amplifier. Pero dito mga boss, narinig nyo nung tinest natin, meron naman tunog kaso hindi normal yung kanyang lakas. Mahina lang. So kapag ganyan mga boss, hindi natin pwedeng sabihin natin na ang problema nitong amplifier na to nasa mainboard. Hindi mga boss.
Kapag yung isang amplifier meron siyang tunog or output, kahit pa nasabihin natin na mahina yan, hindi pa rin natin masasabi kagad na nasa main amplifier yung problema. So kailangan mga boss, i-check na muna natin yung mga basic bago tayo pumunta dito sa kanyang mainboard or main amplifier. Katulad dito mga boss, dahil meron naman tunog tong amplifier, kaya magpo-focus tayo dito sa mga potentiometer control na yan. Ngayon mga boss, itong isa na to, hindi na natin papalitan yan mga boss kasi hindi naman yung potentiometer control, selector switch yan mga boss para sa kanyang input. So bali ang papalitan lang natin dito mga boss, itong ayan, volume, balance, treble, mid, bass. So yan lang bali papalitan natin dyan mga boss dito sa board na to. Ngayon mga boss, bali tatanggalin ko na muna tong mga potentiometer control. Ayan, unahin ko tong kanyang mid volume. So lahat yan, bali tatanggalin ko mga boss tong mid volume, balance, treble, mid, at bass. So ipo-forward ko na tong video mga boss para madali na tayo. Ayan mga boss, bale tapos ko na matanggal itong mga potentiometer control dito sa kanyang itong control board. Ngayon, kukunin ko lang yung pamalit natin dito mga boss para mailagay na natin. Ayan mga boss, bale ito yung mga potentiometer control na ilalagay natin. Ayan, bago pa. Bale ang value nito ay 50K. So lahat yan mga boss ay 50K. Pati na rin yung kanyang main volume. Ayan. So ilagay ko lang mga boss, hindi ko na ituturo pa yung paglagay dito. Madali lang naman yung paglagay dito. So ilagay ko lang. Kung papasin ninyo, ayan, tapos ko nang mailagay yung mga potentiometer control dito sa kanyang tong control board. Ayan mga boss, pati na rin yung ground, tapos ko na rin mailagay. Ngayon, after natin mapalitan ng bago itong mga potentiometer control, dito sa kanyang main volume, balance, treble, mid, high. So, sunod naman mga boss, yung mga potentiometer control dito sa microphone. So, meron na rin kasing problema yan mga boss dito sa kanyang mga potentiometer control dito sa mga microphone. Naitest ko na kasi yan mga boss, hindi ko na lang pinakita dito sa video. So, ang gagawin ko ngayon mga boss, papalitan na rin natin yan ng mga bago. So, tanggalin ko lang. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bali natanggal ko na rin yung mga potentiometer control para sa kanyang microphone. At kung papansin ninyo, itong mga potentiometer control na to ay mono lang kasi tatlo lang yung kanyang terminal. Ngayon mga boss, kukuha lang ako ng pamalit natin dito. Ayan mga boss, bali ito yung mga bagong ilalagay natin na potentiometer control para sa kanyang tong control dito sa microphone. Kung papansin ninyo mga boss, itong mga potentiometer control na yan ay tatlo lang yung kanyang terminal. So, kaya tinawag yan na mono. Sa mga potentiometer control mga boss, kapag anim yung kanyang terminal, so tawag doon mga boss, stereo. Dito, mono lang. Kasi mga boss, tatlo lang yung kanyang terminal. So, bali ito palang mga potentiometer na ilalagay natin dito mga boss, ayan, yung nilalagay natin, ay ang value nito ay 50K din. So, lahat ng mga potentiometer na ginamit dito sa amplifier na ito, mga boss, ang value ay 50K. So, madali lang ilagay yan, mga boss. Pasok lang natin dito sa butas, dito sa kanyang board. Tapos, isolder lang natin. So, ganun lang kadali magpalit nito mga potentiometer control dito sa mga amplifier na katulad nito. Ngayon, mga boss, isosolder ko lang.
Ngayon mga boss, after natin may solder yung mga potentiometer control, so sunod naman mga boss, itong ground. Ayan. So itatap lang natin yan mga boss dito sa mga potentiometer control, sa body nitong mga potentiometer control. Itatap lang natin yung wire na yan mga boss. So sa mga baguhan dyan mga boss, yung wire na yan na tinatap natin dito sa mga potentiometer control, sa body nitong potentiometer control, kahit na hindi na natin nilagay yan or itap, okay lang naman mga boss, wala naman magiging problema dito sa amplifier. So dahil nandyan na yun mga boss, ilalagay ko na rin, itatap ko na rin. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, so tapos na natin mapalitan lahat tong kanyang mga potentiometer control. Ayan. Ayan mga boss. Ngayon, ibabalik na natin to para yun na nga, matesting na natin. So ibalik ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bale tapos ko lang may balik yung mga tong control board dito sa amplifier. Bale ito yung mga pinalitan natin mga boss, yung mga potentiometer control na yan. Ngayon, itetest na natin ito mga boss, tignan natin kung magkakaroon na ba ng tunog na normal itong amplifier. After natin magpalit ng mga potentiometer control, pati na rin dito sa kanyang microphone. So isiset ko lang mga boss, bale lalagyan ko lang ng speaker para yun na nga matesting na natin. Ayan mga boss, so try natin, power on. Ngayon mga boss, nakaset na bali yan, play na lang natin dito sa cellphone. So pakinggan natin kung lumakas na ba itong amplifier after natin magpalit ng potentiometer control. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my best to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message. Had so many dreams, teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen. Ngayon mga boss, itry naman natin dito sa left channel. So bale, nakalagay kasi yung ating speaker sa right channel. Ngayon mga boss, ititest naman natin itong kabilang channel. Isa lang kasi yung available natin na pang-test na speaker dito mga boss. Kaya isa-isa na muna natin ititest itong kanyang output. So try natin. Yun mga boss, nakita nyo, narinig nyo, okay na tong amplifier. Same na yung kanyang tunog mga boss. Napansin nyo rin mga boss, 12 o'clock pa lang yung kanyang main volume, malakas na yung kanyang tunog. Hindi katulad nung una, nung hindi pa tayo nagpalit ng mga potentiometer control. So kung napansin nyo pala mga boss, lahat ng kanyang potentiometer control, pinalitan ko. Kasi nga, base sa mayari mga boss, may git 2 years na na-stack tong amplifier. At isa pa mga boss, yung ibang potentiometer control niya, medyo matigas na rin. Kaya ang ginawa ko mga boss, minabuti ko ng pinalitan lahat tong kanyang mga potentiometer control para sigurado na lang. Lalo na mga boss, natibre na rin natin sa mayari na palitan natin lahat tong kanyang potentiometer control, pumayag naman. So napadali lalo yung trabaho natin.
So, sa mga baguhan dyan, mga boss, kapag meron kayo na-encounter na ganitong problema sa mga amplifier, kapag narinig nyo meron naman tunog, kaso mahinang mahina lang, mga boss, huwag kayong magkagad mag-troubleshoot sa kanyang main amplifier. So, unahin nyo munang i-check itong mga potentiometer control. Madalas yan yung nagiging problema lang. So, yun mga boss, hanggang dito na lang itong ating video. Sana kahit papano, meron kayong natutunan. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. Maraming salamat!